Kapulisong. At yun, vaccinated na tayo. Fully vaccinated na tayo. So, pupunta lang tayo dun. Ah, actually, ito. Masakit pa rin yung sa arm ko yung... yung bakuna kahapon. Medyo masakit pa rin, pero... medyo kaya naman yung sakit. Kasi... hindi naman tayo mag-arte-artehan. Ano? Talagang may maramdaman ka. The second dose. So, hindi pa rin tayo totally safe. Ano? Kahit ba may second dose tayo na Pfizer, hindi pa rin tayo safe kaya yung sinasabi ko. Ano? So, wag nating ilagay sa isipan natin na porque may fully vaccinated na tayo, eh, okay na. So, hindi pa rin ganun yun, mga kabalisong. Well, anyway, na-share ko lang sa inyo. Tapos, hindi ko lang na-vlog kahapon kasi sobrang bilis ng pangyayari para bang mas matagal pa yung pagdadrive ko papunta doon sa clinic kumpara doon sa waiting time na nispend ko sa clinic mismo. And at the same time, sobrang bilis talaga mga. Para bang tinawag yung name ko, then sabi niya, sit down, relax your arm. My name is ganyan, doctor ganyan. And then, sinabi niya, tinuro ko na niya ako. Sabi niya, tapos siya, hawakan mo na yung band-aid. Na hindi mali niya pinakita kung ano, no? Kung visor nga ba yung tinurok sa'yo. Para bang alam, oh, baka madali masyado. No. Ano yun? Kota? Ganun. Ay, nako. So, suggest ko doon sa mga kaibigan natin dito, no? At mga nanonood dyan, kung gusto magpa-vaccine kayo, make sure tingnan nyo rin kung talagang yung mga tinuturok, eh, talaga bang lumulubog na ganun yung may laman ba yung hiringgilya, talaga bang tinuturok na gano'n. So ako kasi parang titignan ko pa lang tapos na eh, gano'ng kabilis, no? So, di ba may mga issue pa nga na kunwari lang tinurok pero hindi naman. So, siyempre dahil hindi ko alam kung takot siya o ayaw niya makita yung needle. Oh, yes, pero anyway, so maging maingat lang. And siguro naman totoo naman yun. Naramdaman ko yung sakit eh, so okay siya. Anyway, kukunin ko lang yung in-order natin na cabin air filter para dito sa kotse ni Mrs. at saka dun sa akin sa kotse ko. Kasi guys, sinabi ko sa last vlog ko, no, nagpalit ako ng air filter dun sa kotse ko. So cabin air filter, napaka-importante. Gaya ng sabi ni vlogger Dong, huwag tayo magtipid pagdating sa price ng cabin air filter kasi yan yung tagasala eh nung na pumapasok dito sa loob ng kotse natin. Okay, so napaka-importante yun na dapat mini-maintain yun. So this time nag-spend tayo yung talagang ang kinuha ko yung top brand ulit, pero this time hindi na K&N kasi cabin filter lang naman yun, so hindi ko na siya kinuha. So pero kinuha ko, stop of the line mo rin. Anyway, sige, huwag natin patagalin. Kunin natin, nag-text na sila, nag-notify na ready to pick up na. So, habang maganda pa yung araw at may vlog na natin. Okay, see you later.
ito yung binili ko, na cabin filter for para dito sa kotse ni Mrs. at saka sa kotse ko. So ayan, ito yung mga magandang klase pagdating sa filters. Okay. Uwi tayo para may kabit na. 2,000 years later. Okay guys, nandito na tayo ngayon sa front yard ng bahay namin. So, sana tama yung binili natin, pero nag-search muna tayo, to double check yung part number ng model ng kotse natin at saka yung cabin air filter na bibili natin. Kasi mas maganda na yung nag-double check muna kesa naman na manghuhula lang kayo, no? So, laging ilagay nyo kagad yung year model ng kotse, then lalabas dun kung ano yung kung tama ba yung filter na bibili nyo para sa kotse nyo. Okay, so umpisa natin, kabit natin to. Unahin muna natin yung kay Mrs. Siyempre, kasi medyo may katagalan na to. Sana wag mangyari yung katulad sa kay vlogger doon na wala rin filter. But sige, tingin natin. First time ko lang magkakabit ng ganito. Usually, pinapaservice namin to. So, sige, buksan natin. Okay, so buksan natin yan. Tapos i-press lang natin to. Sorry kasi hindi ko lang alis. Yan, para may araw. So press lang natin to together para matanggal nyo. So yan, dawa nyo lang yun dyan. So yan na. Yan na yung cabin air filter compartment nya. So yan. Kung mapapansin nyo rito, hindi ko lang kung nakikita nyo, no? May arrow dyan. Nakalagay arrow then up. Ibig sabihin, hindi nyo pwede pagpalitin to. Yung dalawang to. So, dapat ganyan para pagbalik. So, take note guys, kapag nagkakabit kayo, picture nyo lang para lang meron kayong basis na pagbabalik. Okay? So, sige. Tingnan natin to. So, press nyo lang to. Yan. Ito to. Tapos, yan. Nilayan nyo na. Ayan na nga ba? Sus Mario sa mga bagin. Nakita nyo na? Diba? Wala ring filter. Ay, ay, ay. So nakakalimutan. Kaya pala ganun yung amoy ng kotse ni Mrs. Kawawa naman si Mrs. Sorry, ma'am. Hindi pala nalagyan to. Binalik yung filter. So, ayan, mga kabalasan ko. So, ayan yung lesson number one sa mga nagpapa-service, no? Siguro nakalimutan niyang ikabit, ibalik yung filter, pero bad trip yun, ha? Anyway, buti na lang. Sumaksak na sa isip natin magpalit ng cabin filter. Anyway, nakaschedule naman talaga. Kaya lang medyo busy sa trabaho, kaya hindi natin maisingit. Tapos yun nga, nag-vlog nga si Vlogger Dong. So, naalala natin, ituloy na natin. Kasi kapag nagpatumpik-tumpik ka pa, walang mangyayari. So, isang tip din doon, kapag kung meron mong filter, cabin filter yung kotse nyo, at nakakaamoy na kayo, nakakaiba, medyo mag-isip-isip na kayo na i-check nyo man lang. I-check nyo probably every 6 months kung anong status na yung filter nyo. Kasi baka mamaya, puno na siya ng mga kung ano ng foreign object na mga bugs, dahon. Kasi kapag din chinek yan, isipin nyo, siya yung sumasalad sa mga hangin galing sa labas, tapos maamoy mo sa loob. Tulad ni Mrs., no? So, may asthma si Mrs., kaya dapat well-maintained to. So, ang binili natin ay ito. Ano ba sabi ito? So ito yung antibacterial, yun. Antibacterial na siya. So saan mag-fit? At okay naman sa pagkakabit ulit. So try na natin. So ayan, ito yung actual filter niya. Tanggalin natin. Ayan. So ipapasok lang natin siya. Dala, lipat ako. Okay.
Yun, gano'n lang. Gano'n lang kabalis ang waka. I-slide nyo lang sa papaganon. That's it. Done. So yun, tapos na yung kay Mrs. na cabin air filter. So ang gagawin ko naman, siyempre yun sa akin. So tandaan nyo yun, kapag bibili rin kayo mga kabalesong nasa sakyan, dito man o sa kahit sa Pinas. Lalo yung mga old models, no? Pag alam yung on budget, walang masama kung bumili kayo ng murang sasakyan. Hindi yun issue. Kaya lang, kapag nag-service kayo, kasi usually ako, ang ginagawa ko, pag bumili ako ng lumang kotse, ng tulang pagkarating ko pa lang dito. So, ako mismo nag-service sa sarili kong kotse. So, lahat yung pinapalitan ko, di ba? So, kasama talaga sa maintenance yun. Ang kagandahan lang kasi doon is, ikaw mismo ang makakakita kung ano yung kinabit mo. Dahil nasa yun, ha? Ikaw na mismo mag-maintain. Tapos, every time na may ginagalaw ka sa kotse nyo, bagong gulong, bago yung disc pad, anything, tulad dito. So, make it a habit na ilagay nyo sa phone calendar, tapos ilagay nyo, mag-set kayo ng alarm. Kung kailan siya mag, for next year, o kaya 6 months, bahala kayo. Kasi ganito yung ginagawa ko. Kahit nag-service ako, lagi naka-logbook yun dun sa calendar ko. Okay, so maganda pa rin araw. Lililipat ako doon sa kabila, yung kotse ko naman. See you later. Okay. So, kumusta ulit? Nandito naman tayo ngayon sa kotse ko. Papalitan naman natin itong ngayong cabin air filter ko. Hopefully, okay yung air filter niya. Exactly the same procedure. So, papakita ko lang sa inyo ang kung paano alisin yung air filter para makita nyo magkaroon yung access to change the cabin filter. That's it. Now you have access to your cabin air filter. So yan, makikita nyo dyan. Sorry, medyo against the light. So now we're gonna use this brand, Ryko cabin filter. So again, this is a top quality brand in terms of cabin filters. Let's open it. So that's the one. Put it down. Okay. Para mat-alis niyo yan, itong cabin filter na to. This 1, 2, 3, 4, you have to squeeze it together. Then pull out. Okay. There you go. Wow. See the difference, guys? Diba? Nakita niyo ba? Wow. So that's my current cabin filter, and this is the brand new one. Can you see the difference? Wow, this is pretty nasty. So ito yung naamoy ko pala every day. Every time I'm using the aircon, that's not really good. Look at that. So this is a brand new one. All right, so put this away. Again, once more, check out the difference. Old, brand new, but exactly the same. Okay. Anyway. Let's put it on, then we're good to go. So, kapag narinig niyo yung click, okay na yon. So, wow, ganun lang, makakabalasong. So, matagal pa yung biniyahe ko sa pagkakabit ng cabin filter. Well, anyway, now okay na yung filter natin. So, again, ilalagay ko sa phone calendar
para naman matandaan ko kung kailan yung next. Pero usually, once a year dapat chine-check yan. Kung okay pa naman, pwedeng linisin, but I would say just buy a new one. Okay, pretty much that's it for today. Thank you guys for watching. Para pala doon sa mga lahat ng bago lang dito sa channel ko, paki-like and subscribe, Wally on Lens. This is all about Filipino life in Australia. So marami pa tayong pag-uusapan, marami pa tayong pagsasamahan. At siyempre, bago lahat, stay safe and be strong, always. And again, shout out to my all subscribers. Thank you all, and God bless you. Bye.